when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. So look at this. The Lord appeared to Abraham. And you could see how he introduced himself. I am the Almighty God. Okay, in Hebrew, Almighty is El Shaddai. Okay, it means the breasted one. Pagkat 99 na siya, imposible na na magkaroon siya ng anak. Pero Abraham can draw strength from El Shaddai. I am the Almighty. In other words, I am El Shaddai. Walk before me and be thou perfect. Pagkat may time na si Abraham ay nagwi-wiggle sa kanyang paglakad sa Panginoon, nakinig siya kay Sarah, may lumabas si Ishmael. Pero nais ng Panginoon that he would walk, okay, before him and be perfect. And I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. What a promise. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, as for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham. So he had a name change from Abram to Abraham. For a father of many nations have I made thee. Why? Because Abraham means a father of many nations. Papalitan ko ng pangalan mo, Abraham to Abraham, for a father of many nations have I made thee. I made thee. Eh, wala pa nga siyang anak dito, ano? But you could see everything is already finished in the mind of God. And I will make thee exceeding fruitful. Father of many nations, ano? Pero wala pa siyang anak kay Sarah. And I will make thee exceeding fruitful. And I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Praise God. Tayo sumandaling manalangin sa Panginoon. Lord Jesus, we are so thankful of your divine presence in our midst today. We know, Lord, that a divine intelligence is here, revealing things to us, the hidden truths of the hour. And we thank you, Lord, for this divine leadership. We know, Lord, that the Spirit searcheth the deep things of God. And you have always provided for us, not just for our natural needs, but also for our spiritual needs. We know, Lord, that thou art mindful of us. You are interested in us. Even our worries, Father, you taught us by your word to cast all our cares upon you, for you care for us. And it's such a wonderful thing to know, Lord, that the God that we serve is one who cares. And Lord, as we study your word, we ask for your divine Holy Spirit to lead us. And I just pray that you would just lead your servant on all the things that are to be said. Let the dove lead the eagle, Father. And we thank you, Lord, for this another opportunity you've given us, Lord, to sit at your feet and listen to your word. Because we know, Lord, that your words are life. It brings nourishment to our soul.
is strength in our spiritual being. And Lord, I know that you are present in our midst today, and you have prepared something for us to encourage our faith, Lord, to make our understanding clearer of the things that you are doing to us, the way you deal with us. And we ask that you would be with us in the ministering of your word. We take, Lord, we put everything into your hands. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. You may have your seats. Purihin ng Panginoon. Praise God. I'd like to speak on the subject extraterrestrial communication and visitation. Extraterrestrial communication and visitation. Let me just read the meaning here ng extraterrestrial. Wala na download. Okay. So I took this from Wikipedia. Sabi rito, extraterrestrial life, colloquially referred to as alien life. So when I say extraterrestrial, because we say terrestrial, it's connected to the earth or related to the earth. So when we say extraterrestrial life, we're referring to alien life. Is life that may occur outside earth and which did not originate on earth. So, a life that may occur outside this earth or something that did not originate on earth. At sabi dito, no extraterrestrial life has yet been conclusively detected. And, referring to the effort of science, you know, to search for extraterrestrial life. So, no extraterrestrial life has yet been conclusively detected, although efforts are underway. Such life might range from simple forms comparable to prokaryotes to intelligent beings, possibly bringing forth civilization that might be far more advanced than humankind. So, science is searching for this extraterrestrial life, and they are thinking that there could be other civilization outside of this earth that is far more advanced than humankind. Sabi dito, the Drake equation speculates about the existence of sapient life, and this means intelligent life, elsewhere in the universe. The science of extraterrestrial life in all its forms is known as astrobiology. So astrobiology is a field of science that studies extraterrestrial life. The multidisciplinary field that investigates the deterministic condition and contingent events with which life arises, distributes, and evolves in the universe. So I just read that, ano? Kasi that's the term that I will be using. Kasi I may be using some terms. Kung di nyo naman naunawaan, you would not really catch what I'm trying to point out, ano? So, extraterrestrial life, it also referred to alien life. Kaya nga, ang science, they have this program, they call it SETI, S-E-T-I,
search for extraterrestrial intelligence. So you could see the effort of men trying to contact life outside from this earth, or they are trying to make contact with aliens. Pagka iniisip nila, you know, if you see the galaxies, pagka at high tech na tayo, we have the Hubble telescope, Kepler telescope, and if you see the latest pictures brought out by NASA or NASA, nakita natin, ano, how wonderful the space is. You could see billions of stars. They know that this is not the only solar system. And they're trying to search for life. May mga nakukuha sila mga videos of, they call UFO or flying saucers. They call it U because U means unidentified flying object, because they don't know what it is. But we know from this message, those are angels. So they call it unidentified flying saucer. So nakita nila, you know, these things na nakita nila sa flying saucer, it is far advanced than our civilization. Pagkat meron silang military jet plane, kuminsan nakikita nila yung mga flying saucers, sinusundan nila, then after a while, bigla na lang nawawala. Why? Because this flying saucer could travel at the speed of light. Pag nagmaniobra sila, mabilis lang. Di ba? Di ba? Pag yung sasakyan, maniobra gaganoon pa, pero sa kanila, gaganoon lang sila. And they don't know kung nasaan na sila. So they think that there are secret tunnels in the universe na hindi pa napapasukan ng tao. They have terms wormholes or black holes na hindi natin, hindi nila alam kung ano ang nandoon sa other end. So, man has been trying to search, you know, alien life. Kaya nga nag-release sila ng radio signal dyan sa space. At sinasabi nila, we are human from the earth, and if there's any life out there, okay, please contact us, and so forth. So they're trying to discover life or extraterrestrial life. Pero with all their efforts, they're spending trillions of dollars sa kanilang mga programs na yan, in their desire to search for extraterrestrial life. They're searching the planets if there are any life forms doon. But hindi nila makontakt yung mga yung gusto lang i-contact. So people are making contact with aliens. But I tell you what, we have been contacted and visited, and one day they will pick us out of this world. Yung mga bagay na gusto lang i-contact, not realizing there are people on earth that has been contacting extraterrestrial life. Amen. There is extraterrestrial life that is contacting people on earth. Visiting. Kaya nakita nga natin dito sa ating binasa, you could see here, God was speaking to Abraham. Okay? This is God, which is an extraterrestrial life. He's speaking to Abraham, and this divine intelligence ay merong plano para kay Abraham. This divine intelligence that he spoke to Abraham could tell him about his future, what would happen of him,
what would happen of his descendants. This one that came to Abraham knows about him, knows about his life, knows about his condition, and knows about his future. Kaya nakikita natin sa Bible, throughout the Bible, you could see that there are extraterrestrial life contacting people on earth. And it is so even today. I believe, mga kapatid, that we have been contacted and visited by this extraterrestrial life. Kaya alam niyo, mga kapatid, this message that we have today, this message that we call the message of this hour, this message did not originate in Jeffersonville. This message did not originate from America. No, seven angels came down. Hallelujah. In 1963. Amen. And they made a sign of a mystery cloud showing, mga kapatid, that extraterrestrial beings are making contact to the people on the earth. Hallelujah. Are you catching that? Kaya we know that this message came from the throne of God. This message did not come from a Bible seminary. This message did not come from a Bible school. No, angels from heaven came down to bring this message. And when those seven angels came down in 1963, they formed a mystery cloud. It was published in a Life magazine. People don't know what it is. Amen. But we know what that mystery cloud is. Amen. Because a prophet in this generation was caught up in that constellation of angels. Why? Because, mga kapatid, those extraterrestrial intelligence, they are making contact, amen, to people on the earth. Now, kaya nga nakita natin, even Brother Branham, as a little boy, he would hear a voice from the poplar tree speaking to him. Sasabihin ng voice, don't smoke or drink nor defile your body, because I have a work for you when you get older. Hindi maunawa ni Brother Branham. At first, akala nga lang kanyang, minsan nagsalita yung tinig na yun, akala lang kanyang nanay ay nagkaroon siya ng nervous breakdown, mayroon siya naririnig. But it is an extraterrestrial life making contact to the prophet in this generation. Because he has a scripture to fulfill. At 1946, yung voice na kanyang naririnig na nandun siya sa cave, nag-appear yung angel na yon. Pagkat naguguluhan siya, lagi siya nakakakita ng mga visions. Ang sabi ng mga ministers sa kanya, sa demonyo yan, pagkat hindi kami nakakakita ng ganyan yung mga nangyayari sa'yo, hindi naman nangyayari sa mga ministers yan. So, ayaw niya yung mga yung bagay na yon, because he was so influenced by what ministers are telling him. So he becomes so desperate. He wanted God to remove it from him and become a normal minister just like others. Pero mga kapatid, while he was in that cave, we know a light came down, a vibrating light, and out of the light ay merong lumabas na tao. At nang dinescribe ni Brother Branham, kung sa laki ng tao, if you would use the size of men, around 200 pounds, yung ganung size, with an olive skin complexion. At nagsalita sa kanya, and this man started to reveal his unusual life. Yung mga bagay na hindi niya maunawaan, at yung mga experience niya, ibinabalik niya sa scripture para maunawa niya kanyang pagkatawag that he was born a prophet.
So that angel that explained to the prophet his strange life, para maunawa niya ng mystery ng kanyang buhay, I believe that angel is with us today for us to understand our unusual life. Mga kapatid, bagamat yung mga tao dyan sa labas, yung mga unbeliever, pare-parehas tayong tao, pero iba kayo. You have an unusual birth. There's something different about you. Amen. You came from God, you go back to God. And because you originate from God, hallelujah, amen, there is something from that world that wanted to contact you. Because they know your origin. They know where you come from. You came from another world. You were just trapped in time. Amen. But you are going back to that world. It's another kind of civilization. A civilization that is far advanced than we are in. It's a faith civilization. Now, so that angel was explaining to him his unusual life. And that angel could tell him about his future ministry, that he would have a worldwide ministry. Kaya nga, after that encounter with the angel, kinausap niya yung kanyang isa sa head sa Baptist, si Dr. Davis, kwento niya yung nangyari. Hindi makapaniwala. Oh, Brother Branham, nag-ahalusinit ka, lumang kinain mo niyan. Bakit? Ano nakikita mo? Pero the Lord fulfilled that. Amen. Nagkaroon siya ng worldwide ministry. Now, itong mga extraterrestrial beings, they are making contact with people on earth. Actually, not to everybody, but to the selected people or selected human beings. Do you believe that? How many knows that this revelation is not for everybody? Do you believe that? This revelation is not for everybody. Hindi ba't mismo sinabi ni Jesus Christ, sabi sa Bible, Jesus rejoiced in the Spirit. Sabi niya, I thank thee, O Father, the Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent. Itinago mo yung mga bagay doon sa mga pantas at marunong. But you have revealed them unto babes. Even so, Father, as it seemed good to thee. It seemed good in thy sight. So it seemed good to God, our Father, to hide these things to some, but to reveal these things to others. Kaya nga, naalala ko, sabi ni Jesus Christ sa mga tao, sa kanyang mga disciples, who do men say that I, the Son of Man, am? Sumagot yung mga, yung disipulo niya, sabi nila, oh, some say thou art John the Baptist. Pinatay na si John. Inisip niya na nag-reincarnate yung spirit ni John kay Jesus. Some say thou art Elias. Some say thou art Jeremias. Some say that you are one of the prophets. Pero sabi na ni Jesus Christ kay Peter, but who do you say I the Son of Man am? Ayan ang kanilang opinion. Ayan ang kanilang idea patungkol sa akin. Pero ano sa palagay mo, sino ako? Amen. Ang sabi ni Peter, amen, thou art the Christ, the Son of the living God. At sabi ni Jesus Christ, Simon Bar-Jonah, flesh and blood did not reveal this unto you, but my Father which is in heaven revealed it unto you. Nang ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, the Father in heaven is dropping revelation to Peter. Flesh and blood did not reveal it to you. Hindi mo yan natutunan sa Bible school, sa seminary. Amen. But you get that revelation directly from the Father.
Amen. Do you see, revelation is not for everybody? Sabi ni Jesus Christ, they have eyes but they cannot see. They have ears but they don't hear. But blessed are your eyes for they see. Blessed are your ears for they hear. Blessed are you because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom. Hallelujah! Dahil para sa inyo na maunawaan ang sekreto ng salita ng Diyos, kinakailangan mga kapatid, amen, those extraterrestrial beings should make contact with you, amen, para maunawaan nyo ang misteryo ng salita ng Panginoon. Because flesh and blood did not reveal it unto you, but your Father which is in heaven. So you see, this is divine revelation we are speaking about. The influence of God to bring that word. Now, bakit ko sinishare ito? Because I just want you to be more conscious. Don't you know that as you are sitting today, that God is making contact with you? Do you believe that there's an extraterrestrial being here that is trying to contact you? Kaya nga nakikita natin sa iglesia ito, binubuksan ng Panginoon yung mga misteryo. Huwag yun din ako, si pastor lang yan nangangaral, meron siyang gift na mangaral. Mga kapatid, you have to look beyond that. You have to look beyond the flesh. Kasi marami sabihin mo, yung scripture na text ni pastor, matagal ko nang nabasa yan, ilang beses ko nang nabasa. Pero, nung umatin ako nung linggo, nang pinaliwalag ni pastor, ayun palang ibig sabihin nun, nabuksan yung misteryo. Now, matagal mo nang binabasa, pero hindi mo naunawaan. Diba? Hindi mo makita what is behind those symbols, behind those shadows. Ibig sabihin, that divine revelation did not come from the human mind. Are you catching that? Pagkat maraming tao nag-aaral ng Biblia, nag-Google ng ilang taon sa Bible Seminary, mga theologian, pero hindi nila maunawaan ang misteryo ng salita ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, this divine revelation na narinig nyo na binubuksan ng Panginoon sa iglesia is not coming from a divine human, it's not coming from a human mind. But this is the divine influence of God. Why? Because it takes the operation of the Holy Ghost to reveal the secret to a special class of people. Hallelujah! Kaya mga kapatid, whenever may binubuksan ng Panginoon, huwag niyong tingnan yung flesh. Pagkat hindi mo naririnig yan sa Bible school, hindi mo naririnig yan sa ibang iglesia, amen. Kaya kapag nakikita mo na binubuksan ng misteryo, oh, you know that there's divine intelligence contacting us. Amen. You know the presence of a divine being in the midst of this gathering. Hallelujah. Now, look at this. Alam natin dito sa Bible, maraming secrets dyan, hidden things. Alam nyo, sa military, nowadays, ano, information is vital, very important. Kahit sa mga gera, mga kapatid, once you have more information, you could succeed in battle. Diba? Kasi strategies are made based on the information you have. Kaya ang mga bansa, meron sila mga secret files. Diba? It's protected. Kaya may mga tao na gustong i-hack yun. Marahil meron sila mga formula na ginagamit to manufacture a certain armament. Ayaw nilang ipakita sa iba. So it's a secret. Pero because there's a danger na ma-hack yung kanilang system,
Merong tinatawag na encryption. Ini-encrypt nila. Pag sinabing encrypt, mga kapatid, kung na-hack yung files, hindi maunawaan din ng hacker. Kasi encrypted. Now, for example, para makuha niyo yung aking point. For example, nang hinak nila yung file, nakita nila ingredients ng paggawa ng cake. Okay. Dalawang sakong harina, sabi doon. Okay. Pagkatapos, 10 itlog. So, asukal. Kung ilang grams ng sugar. Now, wala nakita na ano ba itong hack natin? Ingredients ng paggawa ng cake. Pero hindi nila alam encryption yon. Pagka doon sa formula, yung mga ingredients noon, it's representing something. Malalakala nila paggawa ng cake, ayun pala paggawa ng bomb yun. Pagkat yung flour, yung sabing 2 sacks of flour, marami nagre-represent yun ng 2 sacks of uranium. At yung ibang ingredients ay nagre-representa ng ibang chemicals na iahalo. Bakit nilang encrypt, mga kapatid? Pagkat ayaw nila na makuha ng iba yung information. Kaya ini-encrypt nila. Now, just like for example, sa mga musicians, alam natin, mayroon tayong mga musical symbols. Okay, bawat notes, merong certain count yan. Merong 8-bit, merong 1/4, 1/2, whole note. Okay? Merong 2-bit, and so on. So, marahil, in-encrypt nila through a musical piece. And each note is representing something. Kaya kahit na-hack yung system, kahit nabasa ng hacker, ano ba ito, hindi niya rin maunawaan yun. Why? Because it's encrypted. Pero doon sa mga gumagawa na mga bombs na yon, na mga nuclear, alam nilang ibig sabihin yon. Nang ibig sabihin, nauunawaan nila pag sinabing harina o pag sinabing, for example, sa notes, ay whole note, alam nilang ibig sabihin nun. Okay, it represents certain chemicals and so on. Okay, because it's a formula na pinagahalo-halo nila to make a certain thing. So, binabasa nila. Pero hindi nila alam yung sikreto behind the symbols. Ang nakikita nila, cake, ingredients ng cake. Ang nakikita nila, it's a musical sheet. Pero hindi nila alam kung anong ibig sa akala nila. Baka akala nga nila, masterpiece ni Beethoven yun. Okay? O paggawa ng cake. Ayun ang nakikita nila. Pero doon sa nakakaalam mga kapatid, alam niyang ibig sabihin yun. Hindi yung cake. Kapag nakikita niya yun, hindi cake ang kanya nakikita. Bomba yung kanya nakikita. Are you catching that? At ang Bible, mga kapatid, this is encrypted. Pagkat mayroong tinatago ang Panginoon na misteryo, pagkat hindi para sa lahat na makaunawa ng misteryo ng salita ng Panginoon. Hallelujah! But there is a divine intelligence from another world. Amen. That must come down to decrypt para maunawaan natin yung ibig sabihin. So yung mga iba na hindi naunawaan, nababasa lang nila, oh, yung buhay ni Ruth. Oh, grabe naman itong buhay ni Ruth. From rag to riches. Oh, parang nakikita ko yung mother-in-law ko doon sa mother-in-law ni Ruth. Oh, maganda ito, ano? From poverty, naging mayaman siya, nakapag-asawa siya ng isang wealthy man from Bethlehem, Judah, and so on. Oh, nabasa mo yung kwento ni Esther. Oh, napakaganda yung love story nila. Could you imagine sa lahat ng mga babae, si Esther ang napili? Nabasa nila ang buhay ni Rebecca. Oh, it's another love story. Pero mga kapatid, nang bumaba yung divine intelligence, dinikrip niya yung kwento. Hallelujah! Kaya kapag binabasa natin, hindi historical ang ating nakikita. Nakikita natin present tense na ginawa ng Diyos sa atin. Hallelujah!
pagkat dinikrip ng Panginoon. That is the reason, mga kapatid. Amen. Yung mga extraterrestrial life ay kinukontak tayo. Amen. Giving us revelation of the Word of God para maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Pagkat maraming humahawak ng salita ng Panginoon, maraming buwabasa, maraming nag-aaral, pero hindi lahat ay nakakaunawa. Hallelujah! Pagkat yung mga hidden secrets sa salita ng Panginoon ay hindi mauunawaan just by an ordinary study. It takes, mga kapatid, an extraterrestrial life to come down at buksan yung mga bagay na ito. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kapag may nakikita, kapag dumadalok at nakikita yung binubuksan ng Panginoon, alam nyo, that's a divine intelligence. Hallelujah! Maging yung honor graduate ng Bible school, hindi maunawaan. Bakit natin naunawaan? Because we are not using our human mind. Hallelujah! An extraterrestrial intelligence is making contact to us. What for what purpose? To prepare us for translation. Amen. Kaya nabubuksan. Yung iba nakikita nila cake, pero tayo hindi cake. Hallelujah! Kaya kapag binasa natin ang buhay ni Ruth, hindi si Ruth ang nakikita natin, tayo ang nakikita natin. Hallelujah! Kung binabasa natin, mga kapatid, ang buhay ni Rebecca, hindi si Rebecca ang nakikita natin, tayo! Inasawa natin si Isaac. Hallelujah! Kung binabasa natin si Esther, ano nakikita natin? Hindi yung historical Esther, nakikita niyo yung inyong sarili. Why? Because the Bible has been decrypted. Because 7 angels came down. Amen. To unravel the seals. At na nabuksan ang Bible, this Bible has become a new book to us. Amen. The divine intelligence is here. Do you believe the Holy Ghost is here? Huwag yung isipin yung Holy Ghost ay parang hangin. Sabi ni Barbara, the Holy Ghost is God who has come down in the form of an angel of God. Kaya nakikita niyo, mga kapal, si Barbara as a prophet, nakikita niya yung Holy Ghost. Sabi niya, I see the Holy Ghost is standing in the corner. Would you imagine if it's a breeze? How could it stand in the corner? Amen. Alam natin, mga kapal, the Holy Ghost is here. Amen. For what purpose? He's making contact to us. Kaya nga na sinasabi natin, oh, I feel the pull. Because God is contacting you. Now, alam natin, now look at this natural world that we are in. There what we call loss of trouble. Diba? Because when we say trouble, a journey is from point A to point B. Ika, meron kang point na pagmumulan, yung location mo, okay, and you would arrive at a certain point. Kasi, at alam natin, okay, may traveling through cars, pero pag overseas, mga kapatid, by ship or by plane. At meron yung tawag na mga laws of travel. Hindi ka basta-basta papasok sa isang country, di ba? Para makapasok ka sa isang country, you must know the requirements of that country. At may mga bansa na ang kanilang borders ay kinuklose nila sa mga ilang tao. Parang, for example, na nagkaroon ng pandemic at tumaas yung tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, some countries, nilagay yung pangalan natin, yung bansa natin sa red list. Kinlose nila yung borders. Kaya yung Pilipino hindi makapasok doon. Hindi ka makapag-travel. So you don't just travel, you must know the requirements. Tama ba?
Nang pumunta ako sa Bahrain the first time, nandun si Kuya. Okay. Hindi lang ako sasabi ko, pag-gising ko ng umaga, pumunta ako sa airport kasi gusto ko bumayay sa Bahrain. Pagkatapos, may pera ako pambili ng ticket. Hindi ganon. Merong requirements yung country na yon para ako'y makapasok doon. Tama ba? So meron silang mga visa requirements. At merong tao doon na kinokontak ko kung ano yung mga requirements. Meron akong communication sa kanya. Kasi hindi ka basta-basta makapasok. At saan tayo pupunta mga kapatid? When we leave this world, we're going to heaven. At para makapunta ka sa langit, you must know the requirements. Merong mga requirements, hindi ka basta-basta makakapasok doon. Amen. Pagkat alam natin, there's a promise rapture, translation sa Bible. Sabi sa Bible, the dead in Christ shall rise, and we which are alive and remain shall be caught up with them to meet the Lord in the air. At hindi ka basta-basta makasama doon kung hindi mo alam yung requirements. Kaya, there are beings from that world contacting us para malaman natin yung requirements. Amen. Kaya when the last trumpet is blown, nasa atin lahat ng requirements. Ready tayo to leave this world. Why? Because we have met the requirements. And there are beings from that world making contact with us. Why? Pagkat kinakailangan nating paghandaan yung ating pag-alis dito at makapasok doon. Alam nyo, ang Bahrain at Saudi, merong causeway yan na nagkoconnect. Pinupunta namin yung causeway, may tower doon, natatanaw namin yung Saudi Arabia. Pero hindi kami basta-basta makapasok doon kasi merong requirements. Kahit by car, pwede kami makapunta doon, pero hindi kami makapasok. Diba? Kasi hindi, may mga requirements sa hanapin, kaya kailangan ma-meet mo yung parok para makapasok ka. At ganun din tayo. Alam natin yung requirements para tayo ma-rapture. Amen? Para tayo makapag-travel sa langit, alam natin yung requirements. Paano natin nalaman? Inihayag. Amen? Ng mga taga-roon sa atin kung ano yung requirements. Para malaman natin at mapaghandaan natin. So when the last trumpet is blown, mga kapatid, isa tayo, amen, sa aalis sa lupang ito because we have met God's requirement. Yung foolish virgins, gusto yung pumasok, gusto makabiyahe rin, pero hindi mo nabit yung requirements, wala kang langis, wala kang Holy Ghost. Pero tayo, mga kapatid, we have met the requirements. Maraming gustong ma-rapture, hindi sila ma-rapture because they failed to have the requirements. And if you are part of the rapture, mga kapatid, somebody from that world must contact you. Your transporter must contact you. Amen. Pagkat alam niya, He will pick you up one of these days. Kaya kinokontak ka na niya. Kaya anong ginagawa natin ngayon, naghahanda po tayo. Why? Because we are receiving information from another world. Hallelujah. Now, alam natin si Abraham. Abraham is part of God. At nakita natin, God was dealing with him. Do you believe that you are part of God? Now, ayang body nyo came from your parents. Your father has an egg, your father has a sperm, your mother has an egg. Diba? At nagsama sila by virtue of marriage. Naitanim yung seed sa womb ng iyong mother. Na-form yung body. Yung womb ng nanay mo, that is the construction site for your terrestrial body. But your parents did not give you your soul. Yung body lang. But if you are an elect of God, your soul came from God.
Amen. You have the attributes of God inside of you. Do you believe that? So there is a part of you that did not originate from earth. Pagkat extraterrestrial means a life that did not originate from earth. Ibig sabihin, there's an extraterrestrial life inside of you. Now, alam nyo, advanced na ngayon. May tinatawag na DNA test. Diba? Pinag-aralan nila yung mga genes. At they are doing DNA sequencing. Matitrace nila ang hereditary mo o heredity mo. Matitrace nila ang ancestry mo by DNA. Kaya yan, may mga tao, hindi nila alam yung kanilang nanay. At maraming nagkiklaim ng nanay, nagkakaroon ng DNA test. Kasi malalaman kung saan ka nagbula. Sabi ni sa anak ko yan, ayan yung nawawalang anak ko. Sige, pa-DNA test. Iba, lumabas sa resulta. Diba? So yung genes natin in this natural body, mga kapatid, it reveals your ancestry, where you come from. What do you think about our spiritual DNA? Yung spiritual DNA ng Panginoon na nandyan sa soul mo. Amen. Kapag ititrace mo, mga kapatid, kung saan galing yung buhay na yan, galing sa Zoe life, galing sa Panginoon. Hallelujah! Kaya alam natin, mga kapatid, we came from God, we'll go back to God. You have the characteristics of God because you are an attributes of God. Kaya no wonder why meron sa iyong kalaliman, you are seeking eternal things. Why? Because there is a part of you na nilagay ng Panginoon dyan na bahagi niya. At ano ang Panginoon buwaba para hanapin yung kabahagi niya? Because redemption is to bring back which is originally yours. Hindi mo pwedeng tubusin yung hikaw o singsing o alahas ng iba. Amen. Pag sinabing tubos, redemption, ibig sabihin, amen, sa'yo yun dati na isang lamo lang. Amen. Kaya mga kapatid, si Jesus Christ, amen, hindi siya na parito to seek all the lost. Not all the lost, but to seek the lost sheep. Amen. Pagkat alam niya sa kanyang parabolo ang bilang ng kanyang tupa. Kaya sabi niya sa parabolo niya, merong isang shepherd, merong isang 900 na tupa, nawala yung isa. Paano niya nalaman na merong nawalang isa? Alam niya yung bilang ng kanyang tupa. Hallelujah! Kaya ang Panginoon did not die for everybody. No, pagkat makamat to redeem, you must be part of God to begin with. Amen. Jesus come to seek the lost sheep. At salamat sa Panginoon, lost sheep tayo. Sabi sa Bible, my sheep knows my voice and they follow me. The very reason you responded to the word of God, pagkat mga tupa kayo ng Panginoon. Jesus said, they did not hear my word because they are not part of me. But he that is of God heareth God's word. Amen. Do you believe that? Amen. Now, I'm just increasing your level of awareness. Kasi kumisan, ang buhay natin, it becomes a routine. Churchianity, di ba? Pupunta tayo sa church that we could see different gifts functioning and so on. O umawit na, mayroong MC na tumayo, mamaya magpipreach si pastor o sinong ministro magpipreach. So, yung routine na ginagawa, it becomes ritual. And sometimes, mga kapatid, hindi na tayo conscious what's happening in the unseen world. Pero nais ng Panginoon, maging conscious tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari. Because I just want your concept to be refined. Diba? Now, we are not talking here about fiction.
This is not fantasy, hindi to Star Trek. Oh, parang yung mga idea ng mga movie maker na E.T., yung malaking ulo na malaking mata, hindi yun, pinag-usapan natin. That's a perversion. I believe that God is trying to contact His people. Now, tingnan nyo na lang yung technology natin, di ba? Meron tayong cellphone. Anong purpose ito? Communication. Marahil meron kang kapatid na nagtatrabaho sa Amerika. Okay. Marahil five years na siya nanandoon, nag-work. Biglang nag-ring yung cellphone mo. Nakita mo, bakit? Hindi ito Philippine number. Abroad ito, sinagot mo. Sabi niya, oh, kamusta na? Kamusta si Papa? Kamusta si Daddy? And so on. Now, bagamat hindi pa nagpakilala yung kausap mo, alam nyo, the Lord has made us na meron tayo sa atin na voice recognition program that we could recognize the voice. Diba? Si Brother Cromwell, kahit nandiyan yan sa likod, pag narinig ko siya, alam ko si Brother Cromwell yun, hindi ko siya nakikita. So merong voice recognition. Oh, ikaw pala kuya. Ano, bakit napatawag ka? At alam nga rin kung sino kausap niya. Why? Pagkat tayo mga kapatid, hindi natin alam. Yung mga malapit sa atin, yung mga kakilala natin, alam natin, marinig pa lang natin yung tinig nila. Pagkat meron tayong association sa kanila. Kaya because of that association, yung boses nila nag-register sa ating subconscious. Kaya pag narinig yung natin yung boses nila, alam natin kung sino yun. Mga kapatid, sa palagay nyo, sa tagal nating Kristiyano, kapag nangungusap ang Panginoon sa atin, hindi natin na-recognize kung sino yung tinig na yun. No, mga kapatid, my sheep knows my voice and they follow me. Meron tayong spiritual voice recognition. Alam natin when God is making contact with us. Anong ginagawa ng mga alien, ng mga ng NASA or ng SETI, mga kapatid? They are trying to search for extraterrestrial life. They are transmitting radio signals in space. Oh, we are people from the earth. Oh, if there is any people there or life there, okay, just come in contact us. We are friendly people. Mga kapatid, pero walang response. Gumagastos sila ng billions or trillion or even trillions sa kanilang mga programa. Nagpapadala sila dyan ng mga unmanned vehicles sa space. Pero wala sila. Nag-release sila ng radio signal pero hindi nagre-response. Walang response. Pero mga kapatid, nang si Daniel ay nanalangin sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Wala siyang mga equipment na ginagamit ng NASA. Wala siyang equipment na ginagamit ng mga scientists ngayon. Pero nang si Daniel ay lumuhod, mga kapatid. Hallelujah! Amen! Yung kanyang panalangin nakarating doon sa other world at pinadala si Gabriel. At nang buwaba si Gabriel, sabi niya, I come from the presence of the Almighty God. Amen. And I have come down to give you skill and understanding. Do you realize that? Ang science, they are spending money to contact extraterrestrial life. Pero tayo mga kapatid, libre lang. Hallelujah! We are making contact. Alam niyo, sabi ng prophet, you are hearing from your theophany. Now sometimes you are hearing from your mother, you are hearing from your teacher, but you are also hearing from your theophany. At sabi ni Barbara, one of these days, itong mga sorcerer will pick you up. Amen, sabi ni Jesus Christ, these little children, they have an angel in heaven who beholds the Father's face. Oh my. There's a contact.
niyo ba, mga kapatid, noong unang panahon nang wala pang telepono, the way para makapag-communicate ka sa mahal mo sa buhay o sino man tao na kausapin mo, you have to travel. Kung taga Batangas yun, namiss mo na yung lola mo dahil walang telepono, magbabiyahe ka hanggang Batangas para mag-fellowship kayo. Para magkaroon kayo ng communication, di ba? At dali mo yung mga anak mo para makita mo. Pero, kasi ngayon, advance na eh. Ngayon, advance na. Hindi mo na kinakailangan mag-travel sa Batangas para makausap yung lola mo. Meron ng video call sa messenger. Meron ng FaceTime. Hindi lang audio, video, nakikita mo sila. Katapos tawagin mo yung mga anak mo. Ito, si lola. Yung, tingnan nyo. Di ba? Advance na! Kung ulang palong kinakailangan mag-travel, hindi na ngayon kasi advanced na yung technology. Sa palagay nyo, yung science technology mas advanced sa civilization ng langit? No! Baka ba hindi nyo na kinakailangan mag-travel sa langit para makausap ang Diyos? Mabatid, lumuhon lang kayo! Makakausap nyo siya! Kahit saan! Mga kapatid, maririnig ka niya. Hindi static yung signal. Hindi. Hindi. Brother, hindi kita maintindihan. Medyo mahinang signal dito eh. Teka, lalabas ako. Hindi ka lang, mga kapatid. Amen. When we pray to God, amen. Clear yung line. Hallelujah. Ang sabi ni Gabriel kay Daniel, yung unang araw mo palang nalumuhod at tumawag sa Diyos. Amen. Nagkaroon na ng desisyon na ipapadala ko. Narinig na sa langit. Na si Barubanam, he went beyond the curtain of time. Anong sabi ng angel sa kanya? Your thoughts here in heaven is louder than your words on earth. Oh, could you imagine that? What kind of communication is that? Yung isa naiisip nyo, mga kapatid, di ba? Look at how the Lord is communicating with us. Tinan nyo itong cellphone na ito. Marahil meron akong kausap o meron akong katransak. So, tinanggal ko yung volume niya. Pero dahil mayroon akong in-expect na call o baka may tumawag sa akin, nilagay ko yung vibration mode niya. So nilagay ko lang sa bulsa ko. Nakikipag-usap ako. Ganito ang gagawin natin. Ay, teka lang ha. Sa kanya. Bakit? Merong kumukontak sa akin. Paano mo alam? Kasi meron ka narinig na vibration doon sa bulsa mo. Teka, lalabas ka. Bunin mo yung phone mo. Do you see that? Walang sound, pero meron ka narinig na vibration. Oh my. Did that happen to you? Marahil, nagda-drive ka na ng sasakyan. Bigla ka na lang napaluha. Why? Because God is making contact with you habang ikay nagmamaneho. Marahil naglalaba ka, mga kapatid. Then suddenly, ang Panginoon nag-drop ng thought sa puso mo. Then purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Why? Because God is making contact with you. Marahil may problema ka, pumunta, pumasok ka sa church. Marahil nakaupo ka dyan. At nang nakakaraw si pastor, sa'yo mo, oh, alam ko na ang Diyos nangungusap sa akin. Why, mga kapatid? He's just using the vessel. But God, alam ng Panginoon ang pangangailangan mo. Alam ng Panginoon ay depress ka. Kaya sa pangangaral, ini-encourage ka ng Panginoon. At sabi mo, hindi alam din pastor yung problema ko. Pero He said the right word to encourage me, to lift up my faith. Why? Because there's a divine intelligence here that is making contact with you. Hallelujah! At nararamdaman mo yon. Maraming may nakaupo sa tabi mo, hindi niya nararamdaman, parang wala lang. Pero sabi mo, I feel the pull. I feel the pull. I can hear the call. Hallelujah!
Marami yung iba walang pakialam sa narinig nila. Pero ikaw habang nakaupo ka, alam mo merong nangyayari. Alam mo, ang Diyos ay nangungusap sa'yo. Hallelujah! It's an extraterrestrial communication. Amen! Hallelujah! Marami yung isa na nagtataka bakit umiiyak. Bakit umiiyak? Kinakausap ako ng Panginoon. Kinakausap ng Panginoon? Ano gusto yung kinakausap? Bakit wala ka bang receiving set? Hindi mo ma-pick up yung frequency? Nagsasalita ang Panginoon. Nangungusap ang Panginoon. Nadadama ko sa aking puso. Hallelujah! Kaya napapasigaw na lang ako. Because I know that God is contacting me. Because God is mindful of my every need. Amen! Mabalit kahit nasaan tayo, we could contact the extraterrestrial world. Naniniwala kayo dyan? Tanggalin natin yung isipan na, oh, dito lamang sa church. No! Ang sabi ng prophet, marami mga supernatural na nangyari, hindi sa iglesia, nandun ako alone in the woods. Sometimes in other place. Hindi lang itong church na ito. Sometimes sabi ni Barbara, ng Panginoon kay Barbara, you go to the sportsman hollow, kakausapin kita doon. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, go to the potter's house and I will talk to you there. Amen. Mga kapatid, hindi lang dito sa iglesia. Tayo kinakausap ng Panginoon, kinukontak ng Panginoon. Marahil nasa opisina ka, marahil nagmamaneho ka, marahil sa paggising mo na waga, hindi ka makatulog. Sabi ng Panginoon, mag-usap tayo. Amen. At lulut ka na lang, makikipag-ugnay ka sa Panginoon. What is this, mga kapatid? It's an extraterrestrial life making contact to the elect of God in this world. Oh my. Yung gustong ng science, mga kapatid, hindi nila alam nangyayari sa atin. Alam niyo ba kung bakit ako pastor ngayon? Because I'm not just preaching to you jury experience. Alam na ng Panginoon na tatawagin niya akong magpastor. Alam niyo dati yan, bata pa lamang ako. Meron akong encounter sa extraterrestrial being. Nagda-drop na ng messages sa akin. Amen. As early as high school, nagda-drop ang Panginoon ng message, mga kapatid, pagkat tinitrain niya na ako. Pagkat yung buhay ko nakaplano na. Marahil hindi ako conscious sa panahon na yon. Meron akong plano sa aking buhay. Oh, gusto ko maging accountant, kumuha ko ng accountancy. Kung ano-ano nga, kumuha ko ng education. Pero mga kapatid, ang Diyos merong plano para sa akin na iba. Hallelujah! At alam niya mga kapatid, that there's a point of time na gagawin niya akong pastor. Kaya bata pa lamang ako, hindi pa ako pastor. Binibigyan niya na ako ng message. Ano yun mga kapatid? It's an extraterrestrial life contacting me. Pagkat yung nagkocontact sa akin, alam niya ang plano sa aking buhay. Because even before I was born, mga kapatid, ang Diyos ay meron na plano sa akin. Sa palagay niyo, aksidente nangyari na nagpastor ako? Hindi, mga kapatid. Amen. Bata pa lang alam ako, alam ko na lang, ang Diyos ay may ugnat o nakikipag-ugnay sa akin. Hindi ko sinasabi sa iba, but I know that God is dealing with me personally in my own experience. Kaya I know, mga kapatid, that there's an extraterrestrial intelligence that is contacting people on the earth. At I know, mga kapatid, hindi lamang ako, kayo din, pagkat-elect kayo ng Panginoon, ang Diyos nakikipag-ugnay sa inyo personally. Do you realize that? Walang nangyari sa buhay mo by chance. Mama, this is pre-planned by God. Pinagplanuan na ng Panginoon ang mga bagay na ito.
And we are called for a purpose. Inilakay, hindi ka lang tinawag ng Panginoon. Ang Diyos may layunin sa iyong buhay. And God has every ability and power to fulfill that plan in your life. At kung anong inumpisa niya, kaya niyang tapusin. Because He is the author and finisher of our faith. Alam niyo ba, kapag aksidente ba na mapunta kayo sa iglesang ito? Hindi aksidente. Amen. Merong extraterrestrial leadership. Amen. Na kumonekta sa inyo para mapunta kayo sa mensaheng ito. Sabi ni Jesus Christ, no man can draw them unto me. No man can come to me except the Father will draw them unto me. Mga kapatid, it is not you that draw you to this message. God draw you to this message. Kaya kayo'y narito. Hindi aksidente na pinagtagpo-tagpo tayo ng Panginoon. This has been pre-planned by God even before you were born. Hindi ba yung angel pumunta doon sa asawa ni Manoah? Ang sabi niya, O thou art barren, but thou shalt conceive and bring forth a son. What kind of man is this? He knows about my life. Na barren ako at magkakaroon ako ng anak. At yung anak mo, sabi niya, will be a Nazarite from the womb. Kaya huwag kang iinom ng alak or any strong drink. At walang razor na dadapo sa kanyang buhok. At sabi niya, because this child would deliver Israel from the hands of the Philistines. Could you imagine that? Hindi pa sinisilang si Samson, sinasabi na ng angel kung ano ang magiging papel niya, that he would be a deliverer. Mabatid, bago ka pa isinilang ng iyong ina, may plano na ang Panginoon sa iyo. The Lord knows everything, mga kapatid. Now, sometimes you don't see extraterrestrial beings. Sometimes you don't see them. Diba? But you could feel the effect of that influence. Tingnan niyo yung aircon na yan. Merong lumalabas na malamig na hangin dyan. Hindi niyo nakikita, di ba? Pero nadadaman niyo yung effect niya. Amen. Hindi niyo nakikita yung lumalabas dyan si aircon. Pero nadadama mo, merong lumalabas na malamig na hangin dyan si aircon. Pagkat nadadama ko, mga kapatid. Mga kapatid, the angel of the Lord is here. Hindi nyo nakikita, pero habang kayo'y nakaupo dyan, you are feeling the influence of this angel. You're feeling the effect. There's a pool, amen, na humahatak sa inyo. Amen. Kapag narinig niyo yung salita ng Panginoon, there's something in you that says, amen. Amen, because the angel of the Lord is making contact. Do you see that? Do you feel the effect of this influence? There's a divine influence. Hallelujah. That's why your life has been changed. Yung pananaw mo sa buhay ay hindi tulad ng dati. Because there's a divine influence that has influenced your life. What you used to do, you don't do them no more. Pagkat yung divine influence na ito, binabago niya, inaayos sa yung buhay mo, tinutuwid ka niya. Marahil hindi mo pa siya nakita. But you could feel, you could see the effect of this divine influence in your life. Hallelujah. Oh, I could feel that. I could see His influence in my life. Hallelujah. That's why I love this message. Amen. His word. This divine influence, mga kapatid, I could see, mga kapatid, na maraming nabago sa aking buhay because of this divine influence. Na bagamat hindi ko siya nakikita, alam kong narito siya pagkat nafe-feel ko ang effect ng kanyang influence. Kapag ako'y nangangaral, nabubuksan ng salita, alam ko hindi ko karunungan yon.
It's the divine influence. It's the presence of the angel of the Lord. Hallelujah! Do you feel that influence? Do you see the effect of that influence sa inyong mga buhay? Amen. Para for example, nandun ka sa bahay, nagpapahinga. Biglang nag-ring yung phone. Biglang may boss ng babae, sabi niya, punta ka dito sa lugar na ito, nasiraan ako. Ito yung street number. Tapat lang ako ng Jollibee. Pumunta ka rito. Now, hindi mo nakita yung nagsasalita. Pero alam mo, tatay mo yung nagsasalita. Hindi mo nakita yung nagsasalita, pero mga kapatid, apektado ka ng tinig niya. Hindi mo siya nakita, pero pupunta ka doon sa tapat ng Jollibee. Hahanapin mo siya. Why? Pagkat alam mo, mga kapatid, bagamat hindi mo siya nakita, alam mong tatay mo yung nagsasalita sa'yo. Mga kapatid, ang tatay natin nagsasalita sa ating puso. Bagamat hindi natin nakikita, pero alam mo na ang Diyos nangungusap sa'yo. Hallelujah! Sa panahon na ikay naglulubaypay, ang Diyos nangungusap sa'yo, anak, huwag kang susuko. Hindi kita pababayaan. Ako ang iyong kalakasan. Sa panahon na nagwo-worry ka, anak, huwag kang magwo-worry. Amen. Because I am your deliverer, I can deliver you out of that condition. Sa tuwing natatakot ka, ang sabi niya, huwag kang matakot, because my promises are yea and amen. You can do all things in Christ. Don't you know that greater is He that is in you than he that is in the world? Hallelujah. Praise God. I feel the pull. Amen. Alam nyo, this is a higher form of communication, a higher form of civilization. Yung mga military plane, nakakakita sila ng mga UFOs, tawag nila flying saucer. Hinahabol nila, gusto nilang makita kung ano yun. Biglang nawawala. Sabi nila, mayroong pinapasukat ng mga ito. Mayroong palang, tinawag nila yung wormholes. Ano yung wormholes? Yung terminology na yun. For example, parang apple. Ba, mayroong worm na pumasok dito sa side na ito. Pumasok siya dito sa side na ito, pero mamaya lalabas siya doon sa kabila. Wormholes. Mga kapatid, there's a way to leave this dimension. Do you see that? Hindi ka basta-basta makakapasok sa langit. No. Kinakailangan merong permission yung pagpasok. May mga lugar na no entry. Hindi ka basta-basta papasok. O prohibited sa ibang mga tao. Mayroong wormholes. Sabi naman, biglang nawala. Hindi ko saan napunta yung flying saucer na yon. Hindi nila makita. Pagkat mayroong mga secret passages sa universe, hindi nila nakita. Mga kapatid, darating ang panahon, mga kapatid, meron tayong papasukan. Amen. At pag pumasok tayo doon, ibang civilization na yung ating nakikita. Do you believe that? Parang hirap isipin noon. Di ba, hindi ba sa Book of Acts si Philip nangangaral sa isang lugar? Di ba, pinaptaysan niya yung eunuch? After niya binaptaysan, na-translate siya? At natagpuan siya sa isang lugar? Ano yung pinasukan niya? Nandito siya, biglang nandun na sa... Wala siyang barko, hindi siya kumamit ng karwahe, pero nandun na siya. Marali itong si Philip, nabasa niya yung kwento ni Elijah. Si Elijah, mga kapatid, si Ahab, nakasakay ng karwahe. Si Elijah, on foot lang, pero naunahan niya pa si Ahab. Mas nakauna siya na nakarating sa Jezreel.
Mga kapatid, the time would come, mga kapatid, we would enter a wormhole. Amen. And makikita natin we are in a different dimension. Amen. There will be a great gathering. At yung mga naiwan dito, hindi nila mapasukan yun. Saan yun? Saan pumunta yun ah? Nawala. Marahil kasama mo siya, bigla kang nawala. Saan na pumunta yun? Pinasukan yun. Mga kapatid, hindi sila makapasok. Pagkat para pumasok doon, mga kapatid, kinakailangan, merong requirements. Merong kang permit, hindi basta-basta pumasok. Dahil sa universe ng Panginoon, merong mga super highways judge, merong law that governs the travel. It's a higher form of civilization. Now, I'll give you some examples. Dito sa Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost. Look at this. Mary was engaged to Joseph, but before they came together, buntis na. Mary was found, anong kaninong anak? With child of the Holy Ghost. So this is an extraterrestrial life. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Nang nalaman ni Joseph, marahil sinabi ni Mary, buntis ako. Paano ka nabuntis? Mayroong bumisita sa akin eh. Sinabi niya, I will be overshadowed with the Holy Ghost at magpukonsib ako. Buntis ako. Sa palagay niyo, maniniwala si Joseph? Sabi niya, baka nagloko itong girlfriend ko. Ah. So iniisip niya, ayaw niyang gumawa ng iskandal, gusto niya gawin lang itong privately, na i-put away, ibig sabihin gusto niya i-divorce si Mary. So he was so vexed sa nangyari. Sabi niya, sa isip niya, pinagkatiwalaan ko pa naman yung babaeng ito. Hindi ko alam na gagawin niya sa akin ito. He was so depressed, frustrated sa nangyari. Bagamat masakit sa kanya because he's a just man, ayaw niyang tuluyan yung ganung babae. He was thinking of putting her away. At sabi dito, but while he thought on these things, habang pinag-iisipan niya yung kanyang gagawin, because he was so vexed, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Now look at this. Depressed siya, malungkot siya, iniisip niya kung anong ganyang gagawin hanggang sa nakatulog siya. Ito yung bagay na nasa isipan niya. Anong sabi dyan? And the angel of the Lord appeared unto him in a dream. Merong angel of the Lord na nangusap sa kanya sa dream. Now, ibig sabihin ng dream, ang pinakaiba ng dream at saka vision, pag dream, tulog ka. Ibig sabihin, nag-shutdown yung consciousness mo. Ang gumagana lang yung subconscious. Nakuha natin? Ang vision, hindi mo na kinakailangan makatulog, ano? Nakikita nito, mga prophet nakikita yan habang gising sila. Ito dream. Nang ibig sabihin, this is happening in the subconscious. And your subconscious is in your soul. Now, this is a divine communication. Tama ba? Pagkat kung tulog ka, nakapikit yung mata mo. Di ba? Ano bang gamit ng mata para makakita ka ng image? Tama? Ano ba yung gamit ng tenga para may marinig ka?
Pero mga kapatid, itong communication na ito, hindi dumaan sa eye gate, hindi dumaan sa hearing gate. Pero may video at audio. Because seeing is video. Hearing is audio, di ba? Kasi nakapikit siya, wala naman siya nakasayaw yung mata niya. Pero may nakikita siyang tao na nangungusap sa kanya. At yung nangungusap sa kanya, alam niyong iniisip niya, alam niyong pinoproblema niya, alam niyong binabalak niya. At sabi sa kanya, Joseph, alam pa yung pangalan niya. Sabi niya, thou son of David. Alam ko anong tribe siya. Fear not to take unto thee thy Mary, thy wife. Pagkat iniisip niya na hiwalayan na si Mary. For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Marahil ayun yung explanation ni Mary sa kanya. Na hindi niya pinaniwalaan. Oh, pero sabi niya, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Mga kapatid, that is a divine communication. Mga kapatid, itong communication ng tao, pwede lamang makipag-communicate sa'yo kung gising ka. Pero itong divine communication, pwede makipag-communicate sa'yo kahit tulog yung subconscious mo. Ay, yung consciousness mo, kahit yung subconscious lang. Hindi kaya na science yan. Tulog ka, katapos nagkikipag-chat sila sa'yo, tulog ka, hindi. Pero mga kapatid, ito'y divine intent, divine communication, na kahit ikaw ay tulog, ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa iyong kaluluwa. Doon kanya kinakausap sa iyong subconscious. At sabi ito, and she shall bring forth a son. Sinabi kung anong anak niya, lalaki. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ayan, kakaiba yan. Kasi sa atin ngayon, for example, naka-live streaming tayo. Nakikita nila itong service, merong video at merong audio. Pero kinakailangan ng camera para makuha yung video. Diba? At merong microphone niya na nakukuha yung audio. Pero mga kapatid, ang communication ng Panginoon, hindi kinakailangan yan. Walang camera na tatransmit yung video. Diba? Walang mechanism pero natatransmit yung audio. Now, kung yung image ay hindi dumaan sa eye gate kasi nakapikit siya eh. Nakikita niya yung man. Kausap siya. At kung yung audio ay hindi dumaan dito sa earring gate niya, doon sa subconscious nangyayari. What kind of communication is that? Now, tingnan niyo ha, ang difference ng ating technology. Kung kakausapin ko si Padre Nazareno, tatawagin ko siya. Kasi ito, it's a hearing distance. Maririnig niya ako. Pag nandun na siya sa labas ng pintuan dyan, medyo sisigaw na ako kasi malayo na siya. May tendency na hindi niya ako marinig. Pero ngayon, dahil sa technology, meron tayong cellphone. Pwede kong kausapin yung tao na nasa ibang bansa. He's in another country. Pero hindi ako sumisigaw. Bulong lang. Pero naririnig niya ako doon. Thousands of miles away. Because of the technology. Now, kayang gawin ng science yan. Di ba? Because they have discovered the fourth dimension, these other waves. Now, tatanong niyo kayo, anong klaseng communication meron tayo sa langit? Minsan, merong isang kapatid na nagtanong sa akin, Pastor, paano sa wedding supper? Kung tayo lahat ay nakaupo, pagkatapos nagsalita si Jesus Christ, nandun ka sa dulo, paano mo siya marinig? Nagsinabi ng Panginoon kay Peter, flesh and blood did not reveal it to you, but your Father which is in heaven revealed it to you. Paano niya ni-reveal? Nag-drop lang siya ng revelation sa heart niya. Could it be possible, mga kapatid, in that dimension? For example, nagtatravel na tayo in a glorified body. We are at the speed of, traveling at the speed of life. Pagkatapos si Badaflor nandun sa Pluto, nag-i-explore. Pagkatapos ako nandun sa Saturn, gusto ko siyang kausapin.
Ano, sisigaw ako? Or can I just transmit my thought and it will drop to him? Ay, kinakausap ako ni Pastor Ian. Do you see that? Hindi ba't ganyan ginagawa ng Panginoon? May katabi ka dito, then suddenly nangungusap ang Panginoon, walang narinig yung katabi mo. Pero ikaw, meron kang narinig na kinakausap ka ng Panginoon? That's a divine communication. Di ba? Hindi mo na kinakailangan pumunta doon sa malayo para matransmit mo yung message mo. Mga kapatid, you could transmit it through your mind. It is far more advanced. Naalala nyo, I think, yung isang babae, gusto magpa-pray kay Brother Branham, yung, I think it was about her husband. Kasi kausap niya si Brother Branham sa telepono. Sabi ni Brother Branham, buksan mo yung bag mo, at sa bag mo mayroong ganito. Kunin mo yan. Paano niya nalalaman ni Brother Branham kung anong laman ng bag? Ilang milya ang layo nila. Pagka si Brother Branham, bagamat malayo siya, nakikita niya sa vision kung nasaan yung babae na tumatawag siya may dalang bag at alam niya nandun sa loob. Pinapakita ng Panginoon parang television sa kanya. Do you see how advanced is that? Nakit na panoon niyo yung deep wallet unto the deep. Sasabihin ni Brother Branham, I see you as a young woman, young girl. Matanda yung kaharap niya. Katapos, yung karamdaman mo dyan, dahil nagkaroon ng crush, tumalsik ka. No, about past niya yun. Pero nakikita niya, because in God's library, pinlay yun. At napapanoon ni Brother Branham. Diba? Sinasabi niya yung present, past, at future. Who do you think is that? That's a divine intelligence. Pero may mga tao doon, sa demonyo yan, mga kapatid, who knows about your life? It's this man who was linked to the omniscience. Paano niya malalaman yung buhay first time nang nila nag-meet? Mga kapatid, ibig sabihin itong taong ito, mga kapatid, meron siyang link in the another world. Meron nagre-reveal na mga bagay na yun sa kanya at nalalaman niya yung sekreto ng buhay ng tao. Kaya mga kapatid, huwag kayo mag-alala. Itong civilization na pinag-uusapan natin, it's far advanced. Tingnan niyo ang with all the advancement in science. Dati horse and buggy lang, nag-evolve. Nagkaroon ng automobile, nag-evolve, nagkaroon ng airplane. Nag-advance, meron ng rocket. 'Di ba? Para mag-explore sa space. Meron silang space station diyan. Pero with all the learning of science, ang rocket could travel 17,000 miles per hour. Ayun yung pinakamabilis ng science. Diba? Mabilis na yung rocket, 17,000 miles per hour. Pero yung mga flying saucer, they could travel at the speed of light. It is 186,000 miles per second. Second yun. Katapos, mayabang ka, naka BMW ka, turbo. Pag nakita ka ng mga celestial being, parang laruan lang yung ano mo. Ano ba naman yung mga bagal-bagal? Di ba? Pinagmamalaki na tayo, kabilis ito, ito pinakabilis. Pero mga kapatid, if you are in that civilization, tatawanan lang yung mga technology natin dito. Kumbaga, obsolete, outdated. Yung rocket, 17,000 miles per hour. Sila, they could travel 186,000 miles per second. Di parang laruan lang, mga kapatid. Mga kapatid, doon tayo sa dinadala ng Panginoon sa civilization na yon. It's more far advanced than science and technology. Before the fall, sa palagay nyo, paano makipag-communicate si Adam kay Eve kung nandun siya sa ibang malayo siya? There's no way. Mga kapatid, before the fall, merong
merong kakaibang civilization. They were under the faith civilization. Bagkat si Jesus Christ tinawag na last Adam, dinemonstrate ni Jesus Christ yung nawala ni Adam, ng first Adam, dahil sa fall. Si Jesus Christ lumakad sa tubig, di ba? He defied the law of physics. Kakaiba yung taong ito lumaglakad sa tubig. Why? Because extraterrestrial yon na nabalutan ng laman. Lumalakad siya sa tubig. Kinakausap niya yung puno, kinausap niya yung fig tree, namatay. Kinausap niya yung alon, kinausap niya yung hangin, mga kapatid. Oh, what is this? It is an extraterrestrial life that was veiled in the flesh. Hindi siya nakilala. He came unto his own, but his own received not. Because of the simplicity, pero makikita mo, mga kapatid, he has a different kind of life. Manang nakita siya ni Pedro, sabi niya, matagal na ako namumuhay, wala pa akong tao na nakita na naglakad sa tubig, pero tingnan mo ito, naglalakad sa dagat. It's a supernatural. Mga kapatid, ayun ang mundo na para sa atin. And the Lord will bring us back to that kind of civilization. Aram nyo, darating ang panahon na normal lang na nakikita mo yung angel na dumadaan. Pagkat mga kapatid, kapag sinuot mo yung glorified body mo, ibang klase yung mata mo. Iniwala ba kayo dyan? Si Brother Branham, nang na-caught up siya beyond the curtain of time, pumunta siya sa langit, di ba? Iniwan niya yung laman niya. Nakita niya yung body niya nakahiga. Sabi niya, na-heart attack yata ako, sabi niya. Matanda, nakita heart body yung... At nakita niya, nandun siya sa ibang dimension. Pero nakita niya yung kanyang body malapit lang, about several inches away lang. Because we are living in a parallel universe. Heaven ay hindi malayo. It's just here in a faster dimension. Look at that eyes. He was in his celestial body. Yung eyes na yun, nakikita yung dimension ng langit. Nakikita niya rin yung time dimension. Nakikita niya yung body niya. Anong klaseng eye yun? Anong klaseng hearing meron tayo? Di ba meron tayo, meron naririnig ang mga hayop na hindi natin naririnig? Kasi may mga hayop na ibang kanilang hearing. Kasi ang ating tainga ay pwede lang ma-catch up from 20 hertz to 20,000 hertz. That is a small fraction of sound. Ayun lang ang napipick up ng ating tainga. At yung napipick up ng ating mata, very limited lang. Mga kapatid, but when you are in your glorified body, it's a different kind of body. It's a different kind of eye. It's a different kind of hearing. Oh, mga kapatid, look at what the Lord has prepared for us. Oh, my. Now, tingnan natin. Verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. That is Isaiah 7:14. Ang sabi to, now all this was done. Ano all this was done? Yung mga nangyari. Na merong bumisitang anghel kay Mary. At sabi niya, magkukonsip ka. Yung mga bagay pala na ito ay nangyayari. There's a supernatural life that is moving. For what purpose? To fulfill which was spoken by the prophet. I like that. Nang ibig sabihin, because there was a prophecy, and the time of the prophecy is now to be fulfilled, you could see an extraterrestrial being moving to fulfill the prophecy which was spoken by the prophet. Don't you know that the prophet of this age has spoken about you, that you are a super race, a super church, an invincible army? Kaya I believe the angel is moving to bring us into that condition, to
to the fulfillment of the prophecy. Kaya sinasabi ko sa inyo, may ginagawa ang Diyos sa atin. Mga kapatid, your concept must be refined para makita mo na mayroong ginagawa ang Diyos sa atin. Bakit niya binubuksan ang kanyang salita? Bakit niya nililift up ang ating faith? May ginagawa ang Diyos sa atin. Because mga kapatid, anumang sinalita ng propeta ay tumatutupad sa atin. At hindi natin kayang tuparin niyo sa ating sarili. Amen. The angel of the Lord must move to fulfill the prophecy. Amen. Now, verse 24, and Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. Do you see that? Kung anong sinabi ng angel. Para kung naiisip mga kapatid. Kasi balak niyang hiwalan si Mary. Lumapit siya kay Mary. Halika. Kinuha niya. Alam mo, hindi ako maniwala doon sa kwento mo eh, na mayroong bumisita sa iyo. Na anghel, pagkatapos lumuko, pagkatapos ikay sinabi niya magbubuntis ka. Hindi ako maniwala sa kwento mo. Alam mo, sa tulang gusto, binabalak na kitang hiwala yan. Pero alam mo, natutulog ako. Mayroon akong nakitang tao. It's an angel. In the form of a man. At kinausap niya ako. Marahil sabi ni Mary, anong itsura ng angel? Parang ano, around 200 pounds ang bigat nun eh. With an olive skin complexion. Naku, ganyan yung nakita kong anghel. Yung nakita mo, ayun din yung nakita ko. Naku. Kumukonekta sa atin yung angel. Alam nyo, bakit? Pagkat bahagi tayo sa fulfillment ng prophecy. Si Barnabas, mayroon siyang prophecy sa scripture. Halala, kaya yung angel nagmumove sa buhay niya. Mayroon din tayong prophecy. That same angel. About 200 pounds in weight with an olive skin complexion. Ay kasama natin ngayon. Hallelujah! The same angel of the Lord that was in the prophet is the same with us in the bride of Jesus Christ. Kasama natin siya ngayon. He is moving to fulfill the scripture, the prophesied promises for the bride in this age. Oh my. Ano, naniwala ka na? Niwala na ako, parehas yung angel, yung description mo. Ayan, mismo yung nakita ko. Oh my. Baka pag magpakita siya ngayon, oh, ito yung nakita ni Brother Branham na angel. Na nandun lagi sa right hand niya. With an olive skin complexion. Kapag tumingin ka sa mata niya, tumatagos, parang alam niya lahat ng buhay mo. Talagang alam niya. Now, Matthew 2. Tuloy natin. And when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east of Jerusalem, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Now look at these three wise men. These are not three kings, ano? These are three wise men. They came from the east because they saw the star from the east. East of Jerusalem, they went to west. Sinundan nila. Pagkat alam nila, mga kapatid, that is a sign that the Messiah is born. Pagkat ayun ay prophecy ni Balaam out, di ba? That na mayroong star na lalabas. You see that prophecy? At nakita nila. Sinundan nila yung star. At nang dumating sila sa Bethlehem, sabi nila, where is he that is born, the King of the Jews? Nawala nyo, mga kapatid, that is the first question in the New Testament. Alam nila that there's an extraterrestrial life na isinilang. A prophecy. Pagkat yung prophecy ng Messiah way back in the book of Genesis 3:15, the woman would have a seed and shall bruise the head of the serpent.
Isaiah 7:14, behold, the virgin shall conceive. Isaiah 9:6. There are many prophecies. Now, for we have seen his star in the east and are come to worship him. So they have traveled that far. They know that someone was born from another world. Kaya makikita natin yung sa kanilang gift. Okay? It is showing the revelation about the child that was born. Now, i-jump na lang natin. Dito sa verse 11. And when they came into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. And when they opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Now that is the revelation of Christ. Gold speaks of deity, frankincense, it speaks of service. Myrrh speaks of death. Ginagamit sa patayan. That means God in service to die. So they have the appropriate gifts. At ano sabi niya? And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Pagkat sabi ni Herod, kapag nasumpungan nyo, balik kayo dito para makapagsamba rin ako, pero ang intensyon niya ay patayin. This is the killer of the word. Pero mga kapatid, nakita natin, God spoke to the sa dream to warn this wise man na huwag bumalik kay Herod. Now, this is a divine communication. Tama ba? Now, at verse 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt and be thou there until I bring the word, for Herod will seek the young child and to destroy him. Look at this. This angel, alam niya mangyayari. Pumunta kayo sa Egypt, magtago kayo doon. Pagkat si Herod, he would seek the life of the child. 2 years under, pinapapatay nila. Diba? At i-jump natin sa verse 19. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, arise and take the young child and his mother and go into the land of Israel, for they are dead which sought the young child's life. What is this? They are receiving supernatural instruction from another world. Hindi ba't ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa atin? We are receiving instruction from God. Amen. This intelligence did not come from a seminary. It did not come from a theologian. It is coming from a divine intelligence. At siya'y nangungusap sa atin. Amen. Yung mga dapat nating malaman, inihahayag niya sa atin. Parang si Joseph, kung merong information na kinakailangan ma-reveal sa panahon ng i-reveal niya. Amen. Merong panahon na ito, sasabihin ko, pumunta kayo doon, punta ka sa Egypt, sasabihin ko kung ano susunod na gagawin mo. Hindi niya sinabi lahat. Pero pagdating niya doon, namatay na si Herod, another revelation binigay sa kanya ng Panginoon. Sige, pwede ka nang umalis dyan, namatay na si Herod. At ganun din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Revelation after revelation after revelation after revelation after revelation after revelation. Hallelujah! And where we are getting the instruction, it's coming from the divine intelligence. Kaya salamat sa Panginoon. Kung babasahin mo ang Biblia, amen, itong mga extraterrestrial being, nakipag-ugnay sila sa matanda. Kay Zacharias. Di ba? Kinausap nila sa... Si Gabriel, kinausap si Zacharias. Di ba? Na, nakipag-usap sa housewife. Asawa ni Manoa. Nakipag-usap sa husband, kay Abraham. Nakipag-usap sa young girl, si Mary. Nakipag-usap sa young boy, si Joseph, si Samuel. Mga kapatid, walang pinipiling edad ito, mga kapatid.
Bata ka man, young people ka man, middle-aged ka man, matanda ka na, mga kapatid, dahil elect ka ng Panginoon, nakikipag-ugnay sila sa atin. Huwag mong sabihin, Pastor, bata pa ako, young people pa lang ako. Oh, hindi mga kapatid, si Brother Branham, as a 7-year-old boy, kinakausap na siya ng anghel. Kaya mga kapatid, ang Diyos nakikipag-ugnay sa atin at nais ng Panginoon maging sensitive tayo. Maging refine yung concept natin. Amen. Because we are associating with the unseen world. And the Lord is raising up our level of consciousness, our level of awareness. Kaya mga kapatid, I believe sa service ngayon, hindi lang tayo ang narito. Angels are here. The presence of God is here. We are conscious of that. Nang nagpanik yung servant Eli, ni Elisha, sabi na papalibutan tayo ng Syrian army. Ang sabi ni Elisha, huwag kang matakot. Pagkat yung sumasa atin higit sa sumasa kanila, anong iba mo sabihin? Dadalawa lang tayo dito, takbo na tayo. Sabi ni Elisha, Lord, open the boy's eye. At nang siya'y nanalangin na buksan, mga kapatid, yung mata ng kanyang servant dimensionally, at nakita niya anghel, nakapalibot kay Elisha. Now, hindi bumaba yung anghel, nandoon na yung mga anghel. Kinakailangan lang mga kapatid, mabuksan lang yung kanyang mata para makita niya kung ano na yung nandoon. Kaya mga kapatid, nandito ang presensya ng Panginoon. The angel of the Lord is here. And this revelation is opening our spiritual eye para makita natin, maging conscious tayo sa nangyayari. Para ating pagdalo sa church, hindi lang ritual ang ginagawa natin. Alam natin the Lord is moving. Alam natin the Lord is making contact with us. This is an extraterrestrial visitation. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Are we aware of His presence? Amen. You may not see Him, but you feel the effect. Amen. Who could turn the water into wine? It's only Jesus. Who could make the word, who can make the word a stimulation in our heart? It's only God. Kaya I believe, mga kapatid, amen, you are associating with the unseen world. Now, look at this. But before I end, I'd like to show you something. There are two kinds of terrestrial, there are two kinds of extraterrestrial life. Merong eternal, Zoe, extraterrestrial life. At merong perverted, demonic, extraterrestrial life. Ano itong mga demonic, Pastor? They used to be angels. But because of the rebellion, kinampihan nila si Satan, they were all cast out from heaven. And they become deformed beings. They are demons. You see that? So dalawang klase ang influence nandito sa mundo ngayon. Coming from perverted life. From demonic life at merong divine life na nag-i-influence. And I want to be under the influence of a divine life. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na hindi ka na wala nang epekto sa'yo yung mga demonic. No, they are also trying to influence us. Kung minsan ka, kausap mo yung kaklase mo sa school, meron siyang dalang demons. At yung demons na yun, ini-influence ka. At nararamdaman mo. Pero meron ka narinig na tinig. Huwag kang padadala dyan. Hindi yan sa Diyos. Amen. Pero alam mo, merong hatak, merong pull. Amen. Tinuturuan ka gumawa ng masama. Ma-compromise yung word. Pero mga kapatid, merong another influence sa puso mo. Naku, yung demon, kung yung demons na yun, na nandoon sa unbeliever, gusto kang impluensyahan. Mga kapatid,
Do you think your pastor is filled with the Holy Ghost? Kapag siya'y nagsasalita dito, that Holy Ghost is not influencing you? Mga kapat, there's a divine influence here. Amen. The influence na nandito sa akin, you are catching it. And we are under the same influence. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. We know that we are supernatural beings. Mga kapatid, hindi ko na binasa yung quote. I have the quotes here. Maybe we could just continue next time. Kayo mismo ay extraterrestrial. Kasi pag sinabi extraterrestrial life, alien life, ang ating mga patriarch, they confess that they are pilgrims and strangers in this world. Si Abraham, na-meet niya si Melchizedek, alam niya, he came from another world. He came from another city. He is the king of Salem. He is the king of another dimension. Amen. Kaya sabi sa Hebrews, he was looking for a city whose builder and maker is God. Alam niya na nagkaroon siya ng encounter kay Melchizedek. There's another city. In this world, there's no continuing city, but there's a city that is heavenly, whose builder and maker is God. Hallelujah! Do you believe that? Meron tayong encounter, mga kapatid. Alam natin na alien tayo. Amen. Pagkat yung buhay na nandyan sa loob ng body na yan, it's not from the earth. It's not of an earthly origin. It's an attribute of God. It's a gene of God. The first question sa New Testament, where is he, the King of the Jews? Where is he that is born, the King of the Jews? That's the first question. That is man, amen, trying to search for extraterrestrial life. Diba? Where is he? Kaya meron sa tao, meron siyang inahamat. Life somewhere. But you know the first question in the Old Testament? It is not man seeking an extraterrestrial life. It is an extraterrestrial life seeking for man. The first question in the Old Testament, Adam, Adam, where art thou? Hallelujah. Amen. A being from another world came down. Amen. Nagkasala si Adam. Adam, Adam, where art thou? At itong ginawa ng Panginoon sa atin, kung elect ka, mga kapatid, amen, a being from extraterrestrial world, hahanapin ka niya. Alam niyo ba yung kwento ni Brother Branham? Yung inglet, yung itlog, nag-hatch doon sa kulungan ng mga manok. Mga kapatid, hindi yung inglet yung naghanap doon sa kanyang nanay. Yung mother eagle. Hallelujah! Hinanap siya! At nakita niya, oh, kakaiba yun. Sa lahat ng barnyard, kakaiba siya. Alam ko, bahagi ko yun. Attribute ko yun. Sumigaw siya. Ah! Pagkatapos ng narinig ng inglet, sabi niya, ito yung tinig na hinahanap ko. Amen! Pagkat dito, sabi nila, abnormal ako. Sabi nila, iba ko kasi, iba yung size ko. Malaki yung pagpag ko, malalaki yung hita ko. Iba yung size ko. Tinatawal, abnormal ako. At hindi ko masikmura yung kinakain nila mga uhon, yung mga cockroach. Enjoy na enjoy sila. Sabi nila, abnormal ako. Pero mga kapatid, nang narinig niya yung tinig, sabi niya, iba yung tinig na yun. Pagkat doon sa chicken's barn niya, sabi niya, iba yung tinig na narinig ko. Hindi denominational preaching yon. Kakaiba yung tinig. At sabi niya, anak, hindi ka manok, agila ka. Sasabihin ko sa'yo, naiba ka sa lahat ng kasama mo. Pagkat hindi ka nila kauri. Amen. Sasabihin ko sa'yo, nagkakaroon ka ng mga panaginip na lumilipat ka, na matayog, pagkat hindi ka nila kauri. Amen! Ako ang kauri mo, halika, sumama ka sa akin! Mga kapatid, yung iglit na yon, nang lumabas doon sa kulungan ng manok, akala niya abnormal siya, pero sabi ng kanyang nanay, hindi ka abnormal. Amen! Halika, sumama ka. Dadalhin kita sa mga kapatid mo.
At kapag nakasama mo sila, makita mo na hindi ka abnormal. Pagkat meron palang mga tao, nakaparehas mo ng kalikasan. Hallelujah! Amen! Mga kapatid, nasumpawan niyo yung mga kapatid niyo. Nang umalingaw-ngaw ang mensahe nito sa denominasyon, hindi lahat nag-response. Hindi lahat ay gustong ganitong pagkain. Sabi ng iba, itong gusto namin pagkain, yung mga denominational canned goods, yung mga worm na ito, pero iba yung appetite mo. Sabi na abnormal ito, kung ano-anong hinahanap na doktrina. Mga kapatid, akala na abnormal ka, pero mga kapatid, nang nahanap mo yung mga kauri mo, alam mo normal ka? Hallelujah! Mga kapatid, normal tayo! Hindi kayo nag-isa, kasama niyo ako! Magkakasama tayo, pinagsama-sama tayo, pagkat parehas yung appetite natin. Hindi kayo mga manok, mga agila tayo. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, nang nakasama mo na yung kapwa mo agila, hindi ka na na-out of place, pagkat parehas kayo ng nature. Amen! Kaya I feel home in this place. Kapag nangangaral ako, nauunawaan niyo ako. Yung na-enjoy ko ng pagkain, na-enjoy niyo. Pagkat kauri ko kayo, hindi kayo manok na naging agila. You're an eagle to begin with. You're an eagle from the egg. Amen! That's who you are. This message showed you who you are. Salamat! Hinalap tayo ng Panginoon! Revelation 10:1, buwaba yung mighty angel! Hallelujah! Pagkat alam niya, meron siyang nawawalang anak! At ngayon, nasumpungan tayo ng Panginoon! Sinasabi ko, wala kayo sa kawan ng manok! Pagkat kung nasa kawan kayo ng manok at manok kayo, hindi kayo mag-i-enjoy dito! Pero dahil agila kayo, parehas tayo ng appetite. Hallelujah! The word that stimulates me, it also stimulates you. Mga kapatid, normal na normal tayo. Iba lang tayo, mga kapatid. You are a special class of people. You are chosen, called, anointed, and placed positionally. Amen! Hallelujah! Oh my! You see who you are? Salamat sa Panginoon! Salamat sa Panginoon! Nagkakakita, nagkatagpo-takbo tayo! Hinalap tayo ng Mother Eagle! Sabi niya, anak, kaya bumabalitan yung sikmura mo dyan, hindi yan ang pagkain mo! Tinlan mo yung preaching dyan sa Chicken's Barnyard! Paulit-ulit, walang sariwang pagkain, hindi yan ang klaseng pagkain mo. Halika, ipapatikim ko sa iyo ang pagkain ng agila. Yung mga manok, uod, lumabas yung pastor rooster, pinakain yung uod, hallelujah, praise the Lord, tuwang-tuwa sila, pero ikaw hindi ka maka-amen. Hindi yan ang appetite mo. Hindi yan ang pagkain mo. Huwag kang mag-alala. Walang problema sa'yo. Iba ka lang. Iba yung nature mo. Halika, sama ka sa akin. Ipapakain ko yung tunay mong pagkain. Mga kapatid, ang kinakain natin dito, hindi pagkain ng manok, pagkain ng agila. Sabi nung iglet, anong gagawin to, nanay? Sabi niya, buka mo lang yung pakpak mo, lumipad ka, ganyan mo lang. Tatakbo ba ako? Hindi, grabe ka naman. Hindi yan, parang aeroplano na kailangan mo magtumakbo, katabak, baka makapag-take off. No! You possess the law to fly. Sige, iwan kayo, ay mo. Wala. Wow, kapatid. Taas. Pumunta siya doon sa electric post. Sabi niya, anak, mababa pa yan. Taas pa! Tumas pa siya. Pagkatapos, yung mga manok doon, nagkagulo sila. Halalo nangyari? Sabi niya, ano nangyari?
Lumabas si pastor, ano nangyayari dito? Sabi niya, merong alien invasion. Yung kapatid natin, nagkaroon ng abduction, na-capture siya. Sabi niya, niluloko niya ako. Nasana siya? Nasana yung abnormal yung kapatid? Sana? Tatay lumipad. Anong lumipad? Sa lumipad? Doon sa taas, nilagpasan niya yung poste. Anong lalagpasan yung poste? Alam mo, kahit i-trace mo lahat ng ninuno natin, wala pang mga kauri natin na lumabas na lumipad ng kanyang kataas. Ang kaya lang natin ibalik hanggang bakuran. Hindi nakita namin, lumipad na batas. Niluloko niya ako. Kunin mo ngayon teleskop dyan. Tineleskop niya. Ang taas! Nakatatak si Pastor Roster. Meron palang ibon na kayang lumipad ng ganun kataas. Mga kapatid, mga agila tayo. Meron tayong nililipad na hindi na kayang liparin ng ibang ibon. Amen. Because you are made to fly high, to soar towards the sky, because you are made an eagle to begin with. Amen. Salamat sa Panginoon, nakakaunawaan tayo. Amen. Amen. Fly high. Yung denominasyon ng pinanggalingan nyo, mga kapatid, nagkaroon ng alien abduction. May pumasok na alien dito. Kaya yung gitarista natin dati, wala na. Napunta sa ibang church. May pumuntang alien. Dinukot! Bakit hindi, ba't di ka sumama? Ayaw sa akin eh. Hindi ako dinukot. Mga kapatid, alam ng Panginoon ang sa kanya. Kaya nga sa Revelation, come out of her, my people, and be not partakers of my sin. Hindi niya sinabi, come out, people, my people. Yung kanya lang ang kanyang tinatawag. Alam ng Panginoon ang kanya. Alam niya ang tupa niya. Kaya kung nasa mali kang reliyon, tatawagin ka ng Panginoon. Ilalagay ka niya sa tama. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Oh, mga kapatid, pinasaya tayo ng visitation ngayon. Kasama natin ang mga anghel. Do you see the divine influence? Do you feel the effects of the angel of the Lord? You may not see him, but you can feel the effect because it causes stimulation in your heart. You know that the Lord is here. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, what a mighty God we serve. What a wonderful God we serve. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. I'm so happy. Are you happy? Masaya lang ako. Amen. We see who we are. Amen. Hallelujah. Oh my. Praise the Lord. Brother John B. Kalika dito. Let's praise the Lord and worship Him.